Alam po ninyo, nagtataka ako bakit ganito bigla ang naging pahayag nitong si Mayor Baste Duterte. Kasi kamakailan lamang, napaka-aggressive ng kanyang mga pahayag. In fact, may pahayag pa nga siya na dinedemand niya na magpaliwanag ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Secretary of Interior and Local Government na si Benhur Abalos kaugnay po ng pag-relieve ng Philippine National Police sa 35 police officer diyan po sa Davao City. At naninindigan daw po siya na ipagpapatuloy niya ang war on drugs whatever happened. Ano? Eh, tapos dito, sa napanood ko kay Tito Manny kanina, eh mukhang nag-iba po yata ang tono nitong si Baste Duterte. Anong meron? Bakit bigla na lamang kung siya daw po ang tatanungin, eh gusto niya daw pong manumbalik ang unit team. Panoorin po ninyo ang reaction video dito nitong si Tito Manny at reaksyonan din po natin. Ano kaya ang nakain ni Davao City Mayor Baste Duterte at bigla na lang siyang bumait? Nawala yung kanyang pagkasiga, yung kanyang pormahan tuwing meron silang prayer rally, ay kabaligtaran po ngayon sa ipinakita niya dito sa video na to. Panoorin po muna natin. Kasi kung ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want to unit team mas maganda sana. Nandyan pa yung unit team. But, let's see. We will always, you know, like, choose peace over conflict. If it's for, para sa lahat natin, para sa buong mansa. Ayan, hindi ba napakaganda ng mensahe ni Baste Duterte para sa lahat? Gusto niya na bumalik ang unit team para daw sa kapakanan ng buong bansa. Although sinabi niya na ewan niya sa tatay niya at sa iba, pero kung para sa kanya rin lang, gusto niyang matapos na itong gulong ito. Pero teka muna, sino ba ang nag-umpisa ng gulo? Definitely, hindi po sa kampo ni President Bongbong Marcos nagsimula ang gulo. Sa kampo po ni ex-President Duterte, nagsimula ang lahat. Ilang beses nag-rally ang kampo ni Duterte. Tama ang observation nitong si Tito Manny. Lahat ng mga kaguluhan ngayon sa politika ay dulot po ng mga Duterte. Panoorin niyo po ang kabuuan ng vlog na yan ni Tito Manny sa kanyang YouTube channel. Hindi na po natin ipe-play para naman kahit paano masuportahan din po natin ito pong vlog ni Tito Manny. Pero I agree 100% sa mga sinasambit niya po dito. Wala pong ibang dahilan kung bakit nagkakaganito ngayon ang relasyon ng Marcos at Duterte. Yan po ay dahil kay Rodrigo Duterte mismo. In fact, kung matatandaan po ninyo, noong kumakampanya pa lamang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na ito sinuportahan ni Rodrigo Duterte. Worst, ito po ay kanyang inakusahan pa na gumagamit ng cocaine. At yon ang naging naratibo ng lahat ng mga DDS, ngayon kinikilala nating DD sheets, para po sirain ang reputasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At in the process, particular itong si Baste Duterte, eh napaka-angas ng mga pahayag po nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa harapan po ng publiko. And hindi ko lamang makita yung video na isinend sa atin ng isa po nating manunood, eh nagmura pa nga itong si Baste Duterte patungkol po sa war on drugs na piling niya sinusupress daw po ng kasalukuyang gobyerno diyan po sa City of Davao. Tapos bigla na lamang nating mapapanood ngayon, parang ang bait-bait nitong si Baste Duterte. Aba, baka may iba pong balak ang mga ito at mag-ingat po tayo. At kaugnay po ng pag-iingat na yan, sa interview na napanood ko po kahapon mula po sa Vera Files kung saan nakapanayam nila ito pong si dating Senador Antonio Trillanes, meron pong mga bahagi ng interview na ito na dapat huwag maging complacent
o magtiwala masyado ang kasalukuyang gobyerno, kahit sabihin po natin na kontrolado ng ating gobyerno sa kasalukuyan ang sitwasyon. Dahil ayon po kay Antonio Trillanes, kung kinumpara niya po ito sa nakaraang Estrada administration, at totoo naman po iyon, napaka-popular ni dating Pangulong Ehersito Estrada, suportado ng Armed Forces of the Philippines, ang Kamara ay hawak niya, ang Senado ay hawak niya, halos lahat nasa kanya. Pero sa isang iglap lamang, nagkaroon ng political crisis at nag-turn ang lahat against dating Pangulong Estrada. And it resulted to the ouster of the former president. Kaya huwag po tayong magpapakakampante. At sa pamamagitan po ng paniniwala na yan, i-observe po natin ang lahat ng mga observation ng mga individual, particular din yung mga constructive critics at higit sa lahat, mga sumusuporta din sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa ngayon, nakikita po natin ito sa lehitimong oposisyon, particular dito kay dating Senador Antonio Trillanes, na bagamat critical siya sa mga polisiya from time to time, pero ang suporta para sa ating Pangulo ay nanduroon. Kaya pakinggan po natin ang interview na ito at reaksyonan po natin yung mga sasambitin po dito nitong si Antonio Trillanes. And sino ang magiging opposition? Ang nangyayari po, ma'am, is after noong 2022, nagkaroon po ng political pause, kumbaga. Kasi yung ine-expect nung dating opposition, yung mga pink, na ipagpapatuloy ni President Marcos yung mga polisiya ni Mr. Duterte, no? Specifically, yung extrajudicial killings, yung pro-China policy, at yung suppression ng freedom of the press, etc., no? Yung democratic space. Yan po ang expectation ng election. However, after nung assumption ni President Marcos, immediately naramdaman yung differences doon sa mga polisiya ni Duterte. Yung mga polisiya ni Duterte na yon, yun yung mga ino-oppose nung dating opposition. Pero ngayon ay yung mga polisiyang ina-advocate nung dating opposition, ganun na rin ang ina-advocate ni President Marcos. At yan ang hindi matanggap ng mga Duterte. Particular ngayon itong si Mayor Baste Duterte. Kasi sanay sila na patay ng patay. Sanay sila na yung war on drugs nila para lumabas na maganda sa harapan ng publiko, laging merong nanlalaban. At ang lehitimong oposisyon noon at ngayon, against diyan, kasi hindi po maganda yan. Kapwa mo Pilipino, pinapatay mo. Ang addict, hindi natin kinakampihan, but they should be treated. Ha? They should be rehabilitated. Kung nagkamali man sila sa batas, meron po tayong rule of law. Meron po tayong due process na dapat ino-observe. At lahat po ng mga iyon, wala sa panahon ni Rodrigo Duterte. In fact, ultimo ordinaryong kritisismo laban kay Rodrigo Duterte, pinapatulan nila eh. Like what had happened doon sa isang teacher na nagpahayag lamang ng biro sa kanyang social media account. At ano ang ginawa ng administrasyon ni Duterte? Pinahanap ito at pinaaresto at tinangkapa pong kasuhan. Salamat na lamang at magagaling ang mga abogado at napatunayan na wala pong probable cause kaya hindi po ito umakyat sa korte. Ganun po ang sitwasyon noon na napakalayo po sa sitwasyon ngayon. Ngunit ayaw na ayaw ng mga Duterte kasi nakagawian po nila ang isang tyrannical administration. Ano? Ang sabi nga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mapang-api. Pero sa panahon po ng bagong Pilipinas, bawal na po ang mapang-api at hindi po iyon matanggap ng mga Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Antonio Trillanes. Of course, may mga points of differences pa rin early on, ano? Kagaya ng, let's say, yung sa Maharlika Fund and the way things are being run sa economy.
Tapos, in my case, yung advocacies about military reforms, tinutulak. Pero nag-adjust sila doon sa mga suggestion natin. Ngayon, so nakita natin, yung democratic space that we lost nung panahon ni Duterte is slowly being restored. No? And ano tayo, naninibago tayo dyan. Kaya ngayon, itong legitimate opposition or independent opposition na kinakatawan ni Senator Rizzo Ontiveros, nakakapag-focus na lang siya sa mga polisiya, no? Nang yan nga, as part ng checks and balances, nakatutok po siya doon. Ngayon, itong mga grupo naman nila Duterte, since nagkaroon ng falling out, and I'm going to say frankly that totoo po yun. Hindi po yan drama-drama lang kasi alam natin, based on our information sa loob ng kampo ni President Marcos at kampo nila Duterte, talagang malalim na yung hidwaan. Ngayon sila ngayon yung gustong mag-assume ng role ng opposition, pero ang purpose nila hindi po para i-check yung mga polisiya at kung ano-ano man, kung hindi para makabalik sila sa pwesto. Tama. Yan ang tanging dahilan lamang ng mga Duterte. Kasi kitang-kita naman natin mga tol, di ba? Pinananawagan nila na bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos na alam nila na ang vice presidente isang Sara Duterte. What will happen next? Kapag ka si Sara Duterte ang naupo, parang City of Davao lang yan. Ang nakaupo, Vice Mayor, itong si Rodrigo Duterte, ang mayor, si Sara Duterte. Pero do you believe ba na nung mga panahong iyon, napaka-immature nitong si Sara Duterte bilang mayor, ang namamalakad talaga si Sara Duterte? I don't think so. At ganon ang mangyayari sa Pilipinas. The moment na maging vice presidente, the moment na maging presidente itong vice presidente, ang nasa likod ng pamamahala, sigurado tayo dyan, si Rodrigo Duterte. At ano ang mangyayari? Mauulit lamang yung 6 na taon na pighati ng Pilipinas sa pamumuno nito pong si Duterte at hindi po natin yun dapat payagan. Naghahanap sila ng political opportunity para makabalik sa pesto. Kaya yun po ang kaibahan ng sitwasyon na yun. So, so you're trying to say na hindi legitimate ang Duterte purpose, no? It's not a legitimate opposition party. What is a legitimate opposition now? Ano, let's just say na since malaki yung kanilang puwersa at ino-oppose nila administrasyon, they are the de facto opposition kasi malaki. Yung puwersa po, yung dating pink na ito pinapamunuan ni Senator Rizzo Ontiveros, ito po yung independent opposition. Ito yung gumaganap nung traditional role. Now, medyo i-clarify pa natin. Let us distinguish the intention and motive of the de facto opposition na sinasabi dito nitong si Antonio Trillanes, referring to the Duterte guys. Ha? Kasi ang legitimate opposition, ito po yung check and balance para wala pong pang-aabuso sa kasalukuyang gobyerno na mangyari. They are there to scrutinize all necessary steps para po mapaganda ang Pilipinas. Hindi kasi pwedeng pagka ginusto lamang ng ehekutibo, ginusto lamang ng mga kakampi po nito, agad-agad nang mangyayari. Paano kung may mga plus doon? Papasok ang legitimate opposition. Pero itong de facto opposition na pinamumunuan ng mga Duterte, hindi po ganun ang kanilang layunin eh. At kitang-kita po natin ngayon yan sa kasalukuyan. Unang-una, sila po ay kumakaharap sa mga seryosong circumstances, particular sa ICC. Hindi maikakaila na kapag ka ang Duterte muli ang nanungkulan sa bansa, malabo na yung ICC na yan. Pangalawa, yung interest po
ng ating bansa, ng ating mga kababayang Pilipino sa usapin sa West Philippine Sea, eh sigurado mababaliwala na, back to basic po tayo. Yung pagiging sunod-sunuran lamang po sa China. Kasi yun ang naging polisiya eh, ng Duterte administration, i-appease lagi ito pong China. Laging sumunod sa kagustuhan nila. Sa madaling salita, parang utu-utu lamang ang gobyerno po natin sa China nung mga panahong iyon. At yun ang mga dapat tandaan po natin. The intention and motivation of this opposition, which is the legitimate opposition sa grupo nila Trillanes, nila Ontiveros at ng iba pa against the de facto opposition, bagamat malaki sila, pero wala po dapat na maging suporta yan dun sa natitirang 40%. Kasi kapag ka nangyari po yung natitirang 40% ay sumuporta dito po sa de facto opposition na ito, ang mangyayari, personal interest lamang ang iseserve nila, hindi po para sa bansa at sa mga kababayan po nating Pilipino. Tool ng opposition, okay, which is to provide checks and balances sa ating gobyerno, at ito no, ini-expose yung mga anomalies kung meron man. Yun po ang role ni Senator Risa. So ngayon may independent opposition at merong de facto opposition by virtue of their size at yung kanilang pag-oppose sa Marcos administration. Yun na nga yung Duterte camp. So what are the chances that the legitimate opposition or the independent opposition will merge with the Duterte faction, considering magandang tanong yan, ha, kasi alam po ninyo itong mga Duterte, particular ang mga supporter nila, sinubok po nila yan eh, na kumbinsihin ang mga Dilaw at Pink na sumapi po sa kanila, pero mukhang napakalaking pagkakamali po nila yon, dahil kailanman hindi po yan mangyayari. Ano ang magandang explanation diyan ni Trillanes? Pakinggan po natin. Na mas malaki. Kasi si Senator Ontiveros, dadalawa lang sila sa Senado, di ba? Tapos yung Partido Liberal, ilan na lang sila sa House, right? So, ano yung chances? You were supposed to come up with a strong opposition. What are the chances that they would in fact merge, and are there any points where such a merger can be made possible? You know, just so we have this checks and balances that we talk about. Okay, ganito po yan, ano? To be honest, I don't think the independent opposition led by Senator Risa Ontiveros could merge at any point now or in the future with the Duterte the Duterte camp, kasi principle wise talagang salungat po, no? At itong Duterte camp, ito yung nagpahirap sa Pilipinas for the past 6 years, at lahat ng mga polisiya nila ganun pa rin naman. So kung tutulungan sila, magsasanim pwersa para sa kanila at makabalik sa pwesto yung mga yan, eh lalong ikasasama ng ating demokrasya. So it's not wise to do that. Ngayon, ang ideal setup naman po is under a good administration, or an administration that practices good governance, eh yung opposition naman, kahit ano lang, no? Hindi siya gaanong active, kasi kung nag-good governance na administration, nakabang na lang siya doon sa mga pwedeng nakakaligtaan na aspeto ng governance, no? So doon na lang sa mga peripheral issues. But otherwise, dapat kung masama ang administrasyon, dapat malawak ang oposisyon, kasi yun dapat ang tumitindig. Kaso nga, unfortunately, nung panahon ni Duterte, ginamit niya yung chilling effect, ginamit niya yung pananakot as a weapon para ma-muzzle yung oposisyon, pati civil society, pati media,
na sa ganoon magawa niya kung anong gusto niyang gawin, no? Na pang-aabuso. So ganoon po yung dynamic diyan eh. Hindi naman po necessary na kailangan malaki oposisyon kasi kung ginagampanan naman generally ng administrasyon yung kailangan niyang gawin, hindi naman siya nag-aabuso, hindi naman siya gaanong kurakot. So, yun po. Yeah, so just to make it clear, sir, no, where are you in this political spectrum? Do you consider yourself still part of the nation or on certain issues, at least, no, you do side with the Marcos administration? And where's the Nationalista Party in all of this? Natatawa lang ako sa mga komento ninyo, mga tol eh. Tama nga naman ano, hindi dapat de facto, kung hindi impacto opposition. Anyway, baka kasi maligaw natin ng landas pag tinawag natin impacto eh. Pero as is, kung ayan ang gusto ninyo, impacto opposition sila Rodrigo Duterte, so ituloy po natin ang pakikinig dito. For sure po, no? For sure, sinusuportahan natin yung mga pag-shift ng foreign policy ni President Marcos away from China, no? Kasi itong mga problema natin na nakikita ngayon sa Pogo, yan kila Mayor Guo, at itong mga corruption sa Farmaly, yung drugs sa pagpasok, lahat-lahat yan ay bunga ng pro-China policy ni Duterte. Kasama na dyan, of course, yung pang-aabuso dun sa West Philippine Sea. So we are in favor of the shift sa foreign policy ni President Marcos. Favor din tayo sa pagpatuloy ng military sector reforms, no? Tapos itong pagbigay ng democratic space, no? Hindi na pine-persecute yung mga member ng opposition, yung legitimate opposition. Kita nyo, pinalaya si Senator Laila De Lima kasi hindi na pinapakialaman yung mga kaso, no? At yung media, no, yung freedom of the press, so nawala na yung pressure yan sa Inquirer, ABS-CBN, sa Rappler. So you can now freely criticize the bakit ba may mga ganon sa panahon ni Duterte? Simple lang, kasi ang pamumuno ni Duterte ay tyrannical. Kung ano ang gusto niya, yun ang dapat masunod. Kapag kakin-criticize mo siya, tapos ka. At ganon ang nangyari nung mga panahong iyon. Ngayon, hindi po nangyayari yan. Malaya ang lahat para i-criticize si Pangulong Bongbong Marcos. Malaya ang mainstream media para ibalita ang mga nararapat na kanilang mga ipahayag sa publiko ayon sa katotohanan. Pero panahon ni Rodrigo Duterte, nako, pagka ginawa mo yung mga yan, yari ka. Matutulad ka sa ABS-CBN, matutulad ka sa Rappler, matutulad ka kay Leila De Lima, matutulad ka kay Antonio Trillanes, and pinaka-worse, matutulad ka doon sa teacher na ikinulong at tinray na sampahan ng kaso sa korte. Administration, if you need to, now without having to fear for retribution or reprisal. Yun naman yung mga sinusuporta natin. Meron din tayong hindi sinusuportahan. Kagaya nung mga itong... At walang masama dito, mga tol, ha? Maging open-minded tayo. Kasi kailangan natin ng lehitimong oposisyon. Ha? Hindi po perfect ang government ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya Superman. From time to time, maaaring magkaroon ng pagkukulang. Pagkakamali, imperfect, ika nga. At diyan papasok ang lehitimong oposisyon. At after all, napakinggan naman natin si Pangulong Bongbong Marcos. In fact, sila nga mag-ama eh. Tungkol po sa constructive criticism eh. And open-minded po ang ating Pangulo, in particular din, si Congressman Sandro Marcos sa mga bagay na ganyan. Kung sa People's Initiative, di ba? O nakita nyo, nagsanib pwersa at iba't-ibang sektor, nag-solidify yung pink movement under kay Senator Risa, kaya hindi na tuloy yan. So generally, ang posisyon ko po ay kami po ay nasa ilalim ni Senator Risa Ontiveros. Yan ang paghandaan din po natin. Kasi after all,
election is about numbers. Ano? At syempre, ang gusto po natin na maiupo sa susunod na pagkapangulo ay like-minded ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa pagkakataon na yon, maaaring yung mga manunood po natin dito na mga dilaw at pink, maglalaban-laban na naman po tayo sa politika. Pero we are hoping na pag dumating po ang punto na yon, ang piliin po natin yung karapat-dapat po na mamuno sa ating bansa. Huwag tayong magkakamali na bumotong muli sa isang pro-China o in particular sa isang tulad ni Rodrigo Duterte. So, does that mean, sir, that Senator Risa Ontiveros is going to be your presidential candidate in 2028? Yan po ang, if I would have my way, yan po ang itinutulak natin, no? I'm encouraging the different groups under the Pink Movement noong 2022 elections to kumbaga move on from VP Lenny Robredo at mag-shift na tayo dun sa mas kumbaga proactive na leader. Yung talagang ginagampanan yung pagiging isang leader ng isang organisasyon, no? In this case, the independent opposition. So is this because missing in action si former Vice President? Pass forward natin mga tol, ha? Kasi yan naman is all about politics and being the opposition. Syempre, ang mapapakinggan natin dyan, interest nitong si Senator Risa Ontiveros. At wala namang problema sa atin yan. Pero syempre, ang focus po natin ay suporta para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ipass forward po natin yung interview. Pakinggan po natin yung mga relevant sa kasalukuyang gobyerno. Diba? Pag nasagot mo yon, mas ikabubuti ba ng bayan na ang manalo dito sa banggaan na ito ay ang Duterte o ang Marcos? Pag nasagot mo yan, doon ka doon sa kung saan mas ikabubuti ng bayan. Kasi hindi po ito basta away politika lang. We're talking about a power grab attempt, no? Ouster attempt. So hindi ito basta nag-iinsultuhan lang sila sa politika. In that case, sige, pwede ka lang na magpalakas at magparami habang nag-aaway sila. Pero hindi, ang usapan po dito, ouster, no? At alam po namin yan na nangyari na yan, nakailang attempt na po. So, kailangan proactive tayo, no? Yung ganyang fence-sitting mindset, ganyan po ang nangyari, no? Kaya napaglipasan ng panahon yung kampo ni VP Lenny at dahil ganyan yung kanilang mindset. And si Senator Risa Ontiveros, nakita nyo, hindi ganoon. Okay, meron lang ako nakitang nag-comment. Sabi niya, mabait naman po talaga mga Duterte. Istrikto lang. Do you agree? Sa sinambit po ng manonood po natin na yan, na mabait daw ang mga Duterte. Saan banda? But anyway, I do not want to argue with that. Sa aming kasing pananaw, hindi po mabait ang mga Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito. I-forward po natin ng medyo mahaba. Yan. Yung Maisog rally, no? So if it's the threat internally is not has been minimized, what about if external, yung nag-uudyok si Duterte na kumilos kayo, di ba? Tapos pati yung mga si Mayor Baste, no, nang a-agitate din, no, pagkatapos ngayon si with this pogo thing and this all of these suspicions about spying, and yet President Marcos has not said anything about finally banning pogos, no? What's up with that? Ang kwan po, sinusubukan nga nilang maghikayat, no? Si Duterte mismo, yan sila Baste, nag-agitate sila. Ang problema nga ho, sa hanay ng AFP, lalo na yung mga, kaya hindi nag-work yung mga ganyang paghihikayat, tapos yung direct attempt sila at recruiting,
which are being conducted by Duterte allied retired AFP generals, eh hindi nagwo-work dahil nga pro-China siya, no? Wala hong malalim na kausa para sumama sa mga ganyan. Kundi ito ay naked power grab ng mga Dutertes para lang makabalik sila sa pwesto at maproteksyonan nila yung mga sindikato nila. Yun po kaya hindi nagwo-work, no? However, based dun sa nasaksihan natin dun sa EDSA 2, kahit na gaano kapopular si President Estrada sa general public at... Ito na yung binabanggit natin kanina, mga tola, na huwag tayong masyadong magtiwala na porket popular si Pangulong Bongbong Marcos, na porke ang Armed Forces of the Philippines ay 100% sumusuporta sa kanya, ang mainstream media, hindi po natin kinakikitaan ng katulad ng mga nakaraang pagtrato nila sa mga previous president, eh magtitiwala na kagad tayo ng ganun-ganun lang. Maging mapagbantay po tayo, lalong-lalo na dito po sa social media. Kasi sa isang iglap lamang, ang lahat po ng mga binabanggit natin na yan na suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, maaari po yung maglaho at baka kinalaunan, mapatalsik si PBBM pag hindi po tayo nagbantay. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa paalala nitong si Antonio Trillanes. Sa military, pero nung nagkaroon ng political crisis, dali-dali din gumuho lahat, no? Mabilis, nakapwesto pa rin si Gloria. So hindi ka pa rin pwede magkumpiyansa kahit na kalmado ngayon ang AFP at nasa side ngayon ng administrasyon. Kailangan pa rin magbantay sa kung anong mga pagkilos na ganyan, no? Ayan po. Okay. If it's not a choice for between Marcos and Duterte, the opposition led by Risa Ontiveros, can it come out strong? No, for example, yung Tinklawan, pag tinawag ang Tinklawan, Dilawan ngayon, they're dirty words now, right? I mean, they've become so discredited. Okay. And another issue lang naman yan to talk to, ano? Focus lang tayo dito sa ating pinag-uusapan na naging pahayag anyway nitong si Baste Duterte. Itong ipinapakita nitong si Baste Duterte sa napanood nga po natin kanina na video po nitong si Tito Manny, babalikan ko lang po natin, ano, mahirap pong pagkatiwalaan ito. After all, Duterte ito. At kapag ka Duterte ang nagsasalita, double talk po ang mga ito. Ang hirap pong magtiwala. Kaya muli, panoorin natin ito pong sinambit dito nitong si Baste Duterte at maging gabay po ito sa atin para po mas pukusan natin ang pagbabantay, particular sa social media, pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want to unit team mas maganda sana. Nandyan pa yung unit team. Wala yung pinagkaiba sa mga pahayag ni Rodrigo Duterte na matapos niyang murahin ang ating Pangulong Bongbong Marcos at sabihan ng adik at bangag ito noong January 28, 2024 after 30 days, February 27, 2024, sinabi niya na kahit patayin siya, wala siyang sinabing adik at bangag itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ganito rin ito, si Baste Duterte. Kaya hindi po mapagkakatiwalaan, Basta Duterte.